And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Know ye not that he which runneth in a race, run on, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Sabay-sabay. But I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita. Lord, pag-aaral namin yung hapon. Pag-aaral namin last week, Panginoon, sa giving, Panginoon. Patungkol, Lord, sa mga lingkod niyo, Lord, na nagtatapat sa inyo and dapat din supportahan. I pray, patuloy po namin. Makita namin yung dahilan. But ano po yung posisyon namin dapat dito. At iba rin naghahanda. Tinitingnan kung ano ba yung dapat format, Panginoon, structure ng church. Para maglilingkod, consideration, Panginoon, ng pera din po, Lord. So I pray, itindihan namin to Lord, at maplano namin ang gusto. Contribute kami lalo ng tama. Paano nakakalugod sa inyo, aming paglilingkod, Panginoon. So may pumalulati, mauna. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Charlene, nakakala ko, mabait ka, Charlene. Charlene. Huwag na, tabi-tabi. Nainig lang, ha? Okay. So, again, good afternoon sa lahat. Title po nito is parang ano eh. Yung title. So, marami kasi dito mga cover. Pero, isa mga gusto ko i-cover yung dispensation. Medyo, matanda. Tapos lang natin ng Revelation. Sige, nagamit nila to eh. I-explain natin yung tamang definition nun. Okay? Today. Anyway, so ano yung pag-usapan natin last week? Yung pinaka-tema nito is giving po yan. No? Ibig sabihin, sa church, kailangan, kakabanggit ko rin lang yung G12. Sila naman sobra. Prosperity gospel. So lahat po ng kasinungalingan, mayroon lagi ang kasamang katotohanan. Intindihan niyo ba yun? Hindi ka makakapanloko kung hindi mo gagamitan ng konting katotohanan. Or madalas nga yan, mga 90% true, 95% true, para may pasok mo yung mali, ganun yan. So, kaya mag-iingat tayo dun. So, kaya dito, sa last week, yung giving, ginagawa talaga yun sa church, hindi lang pwedeng hindi. Gusto nyo ba? Kunwari, lahat tayo dito nagkatrabaho. Hindi, ganun na lang. Kunwari, nagbubuhat tayo ng lamesa. Yung iba nagbubuhat, ikaw hindi, lalo mga lalaki. Okay, buhatin natin ito. Mabigat yan eh. Sulong-tulong tayo. Sige. Tapos, di ka pala nagbubuhat. Kaya palang bigat. Yung isa, nakaganyan ka lang, nakahawa ka lang. Okay ba sa'yo yun? Bakit? At least, nag-aanan ko. Ba't hindi okay yun? Kasi? Ha? Juliana? Nagaanan ka, sila nabigatan. Tama ba yun? Hindi, di ba? So, kung matino ka, so sa church, ganun din. Pero kahit sa bahay, sino madalas ang pumapasa ng bigat sa bahay? Siyempre, yung magulang muna, di ba? And then, unti-unti, mga bata, unti-unti. Nasaan yung mga anak ko? Peter, nasaan na? Gabantay. So, di ba, inutosan natin unti-unti, mga bata. Sino dito nagtatrabaho sa bahay? Tumutulong. Taas kamay. Si Juliana, di makataas, ha? Yeah. Taas dun. Okay, so, tama lang yun, di ba? Huwag kayong magagalit pag inutosan kayo. Unti-unti lang yan, tinutuhuan kayo. Kasi lahat, pag hindi kayo natutong mag-contribute, pabigat kayo, hindi rin maganda sa inyo. Magiging wicked kayo. Paglaki nyo. Men, sanay kayo ng ganun. Naisip nyo lagi, ibang taong bubuhat. Kayo, pagaan, ha, pasarap. Ganun din sa church. Men? So, sa umpisa, mag-sacrificio talaga dyan. Siyempre, yung pastor, ikaw yung ano eh, di ba? So, lahat.
sakupisyo, gastos, trabaho, aral, tiyaga, ano man yan. Pero habang lumalago yung church, natututo na iba, syempre normal na Kristiyano, habang natututo na, nakikibuhat na rin. Diba? Nag-umpisa yun nga, sa attend lang, attend, tapos nakikinig. Okay? Hindi nakikinig, medyo pabigat din yun. Diba? Nakita niyo, nag-aaral tayo, tapos ikaw sasawayin ka pa. So, pero habang natututo rin yan, later yan, matututo, and then makakatulong na rin. At least, magsawa yun. Diba? Natuto pa yan, gusto winning na rin. Okay? Natuto pa yan, sisipagin, magsaka pa lang. Diba? Kaya ang church po, hindi business eh. Parang business din, pero hindi, alam mo na, hindi katulad ng iba. Na ipapattern mo yung church sa business. Baliktad. Actually, yung nangyayari, yung mga successful business, pinapattern nila yung sarili na sa church. Alam nyo ba yun? Yun ang totoo. Yun. So, yung church ngayon, kailan palang kikita? Tagal, di ba? Katulad nga yun, si Juliana, di ba? Batang bata yan, di ba? Wala pa siya na contribute sa church sa pera, di ba? Pero paglaki niya, natuto siya, nakita niya, pinagpala siya ng Diyos, saka pa lang siya, tutulong. Pero kahit di ka pa kumikita, nag-contribute ka na, gusto winning ka na, kahit silent partner ka lang, di ba? Nakatulong yun, malaking tulong yun. Pero ngayon, ako na si Juliana, ilan taon na si Juliana? 11? Okay. 10 years from now, 21. May tabaho ka na kaya nun? Okay, babae naman to eh. Hindi natin yung mga lalaki. Ngari, si Allen. Ilan taon na si Allen? Ilan taon na si Allen? 8. 10 years from now, wala pa rin. 15 years from now, ilan ka na? Ha? 23. May tabaho ka na kaya nun? So, sasabihin natin may tabaw si Allen at nagtapat siya, hindi siya umalis, di ba? Hindi siya nagloko, andito pa rin siya. Sabi ko, 15 years from now, doon pa lang yung church, doon pa lang makakaasa na tulungan kami ni Allen. Di ba? Kaya, yung maganda naman doon is, ayun nga, hindi naman yung blessing ng Panginoon. Pero still, sa atin, doon ka palang makakatulong, di ba? So, hindi na masama. Masama ba yun? Kaya isasabi dito, hindi masama yun. Kasi yung huling verse kanina, last time, is, ano ba yun? Ito, if we have sown unto you spiritual, pag sinuruan ka, maligtas ka pa, baka doon ka pa naligtas sa church, karamihan naman ganun, hindi lahat. Doon ka naligtas, tapos pinagpala ka, tumalino ka, naayos mo yung buhay mo, tapos, uy, bibigay pala dyan. Huwag na, yaw. Diba? Around some things. Doon, kaya, anyway, automatic naman, I believe, sabi nga nila, parang ano daw yan, yung baka, diba? Kailan lang, nakakita yung napakaraming baka, diba? Ay, napag-usapan yung baka. Baka sino may ari nitong baka to? Yung baka, mahirap din. Kaya hindi nga mahirap talaga yung baka. Yung tupa daw talaga mahirap. Kasi mga syunga-syunga daw yan daw, sabi nila. Kaya inaanin, tinututukan nyo ng pastor. So, saka na lang siya makikinabang din. Pag malaki na. Okay, so hindi yun kalabisan. Okay, so sana natin din yun. Katami yun sa inyo, bata pa. At least, hindi yung tayo madalas nagtuturo sa giving kasi nga, mga bata pa kayo eh. At least, alam nyo na ngayon, maalala nyo kung binabasa nyo yung Bible nyo. Amen. So, tuloy tayo sa part 2. So, ngayon, nasabi na na yung mga lingkod ng Diyos, hindi masama na makinabang sa offering ng church. So, ngayon, may parang ano, si Paul dito, no? Gusto kong tutukan yung parang in-encourage siya tayo nga na magbigay, pero ganun din maglingkod. May tinatawag dito parang tatlong klase ng level ng paglilingkod. Okay? Pagdating sa pera. Okay? So, yung una, ano yung una? Yung una, yung nagtatrabaho ka para kumita. Hindi masama yun sa labas, pero sa church,
Hindi ganun kaganda yun, okay? E nabanggit ko nga sa inyo kanina, yung ginakwento ni Vlad dati, ganun. So, wala siya ibang tabaho, sa church lang. Nung na-disobe yung church, hindi natin siya naging lingkod kasi hindi na siya sa may sweldo eh. Ba't ako dyan, di ba? So, yun yung maintindihan natin kung ba't ginagawa kasi, di ba? Pero mali. Pero hindi masama na sumweldo sa church. Okay, ito yung pangalawa. Yung pangalawa is, minsan sumisweldo ka, minsan hindi. Pero nagpapatuloy ka. Yun yung maganda. Pero nasa average pa rin yun. Ang pinakamaganda, masaya na rin natin dito, okay? Sabi dyan. Sabi dito, but I have used none of these things, neither have I written these things that it should be so done to me. Yun yung sabi ni Paul, nagtuturo siya sa giving. So, bakit siya nagtuturo? Kasi yung iba dyan, iisipin agad, kaya mo tinuturo yan para ikaw makinabang. Hindi mo maiwasan yun, kasi nga, di ba? Normal yun sa tao, tsaka parang yun nga, katulad sabi ko sa G12, ganun sila, obvious na. Pero may tama rin doon, na tama lang na magbigay, pero nasan nga yung, ano, where do you draw the line? So, bakit ko nasabing sobra na sila, sa Sunday na natin mag-usapan yun. Pero, kasi nga, doon na sila nag-focus. Ngayon, to si Paul, sasabihin nyo ba si Paul ay prosperity gospel? Siyempre, hindi. So, kaya, ang sabi dito, tinuturo niya yun, hindi para gawin sa kanya lang. Though, in a way, ganun talaga. Kaya ako tinuturo para makatulong kayo. Kasi naman dapat yung gawin. Ay, sabi niya ganun, okay? So, punta tayo dun sa pangatlo. Ito yung pinakamaganda. Ito yung sinasabi natin last time na with or without Christ, I will preach Christ. Kasi pag wala nang support ito, talagang sagado, ito minsan-minsan, ito wala na talaga support, mag-preach ka pa rin ba? Eh sabi ni Paul, yun talaga yun. Kasi nga, pag ikaw totoong preacher ka, marami maaasal sa'yo. Hindi yun something na sabi din sa Bible, and yea, they that live godly shall suffer persecution. Sigurado yun. Ngayon, ang mga tao pa naman ngayon, mga mapag, mapaghigante. Okay, hindi ko inaano yung PLD dito, pero inaano ko sa kanila yun eh. Anong ginawa sa akin ng PLD dito? Sa record tuloy na. Pero, hindi, yun ang nangyari. Ginagawa nila pag ginano ka, di ba? Binaban ka nila pag gano ka. Ganon din yung Meralco. In a way, okay lang yun. Kasi nga, kunwari, ninakawa mo talaga yung Meralco. Pero matindi sa kanila, pati ka mag-anak mo daw. Arang di makakapag-avail. Arang ganon eh. Anyway, masyado tayong ganon eh. Masyado tayong vid, ano tawag ba doon? Nga, mapag, ano, higante. Ngayon, kung preacher ka, paano yun? Naku, lalo na, dahil masagasaan. Maintindihan niyo ba yun? Kunwari ako dito, 99% ng bagay na tinuturo ko na gustuhan ni Chelsea. Isa lang yung tinuro kong hindi. Medyo mabigat sa kanya. Sa palagay niyo, mautuwa sa akin si Chelsea. Siyempre, maghahanap na yun ng iba. Hindi dapat, ha? Pero ang normal sa tao, ganun ngayon. Hindi sa kanila, ano yun. Parang normal na sa kanila yun. Kaya, imagine mo na yung buhay ngayon ng magtatapat sa Diyos na preacher. Kahit sabihin mo ng tithes, kala mo, ganyan ka na. Madalas hindi. Hindi mo pwedeng asahan yun. Amen? Kaya sinasabi lagi ni Pastor doon, ang Panginoon nagpapasweldo sa akin. Kasi, hindi mo pwedeng asahan yung tao. Amen? So, yan yung pangatlo. At doon tayo dapat, kahit kayo. Kasi pwede, kung hindi naman kayo pastor, pwede nyo asahan yan sa mga kaibigan nyo, opportunity sa labas, pag pinipreach mo yung tama, hindi ka makakaasa na papaboran ka ng mga tao. Okay? Pero yun ang dapat. At yun ang masaya kasi pwede mo din naman ma-accomplish yan, hindi mo nga alam eh. Pag bless ka ng Panginoon, naturuan yung mga tao, masaya sila, pinagpala sila, masama ba na magbigay sila? Hindi. At ang nangyayari nga dyan, talagang yung iba, again, depende yun. Iba kasi binubuhulan nila eh. Yun ang nakita ko dun eh. Pero, kung totoo yan, kahit di ubulahin niya, pinapagalitan o pa nga yan, maluwag sa kanila yung giving, okay? So, yun, sana nakita natin yun. At ganun si Paul, nadaan ulit ang sabi dito,
For it were better for me to die than that any man should make my glorying voice. Sa Tagalog, mas mabuti pang mamatay ako kaysa naman kunin or mawalang bahala, mawalan ng kabuluhan yung aking ginagawa o yung aking glory. Sabihin, ano may gusto yung mangyari? Siyempre, likod ng Diyos, ma-please ang Diyos. At, yun nga, madalas mangyayari sa mga iba, either hindi totoong Kristiyano or totoo, kaso nanghina, ng mga likod ng ginagawa, masyado sa kanilang material yung material na bagay, pera. So, nangyayari doon, yun nga, katulad yung nabanggit kanina, gusto mo mag-preach at dapat ka mag-preach, kaso sabi mo, wala akong support, paano yan? Ano unahin mo? Depende ka nga eh, kung ano yung attitude mo sa paglilingkod. Kung tamang-tama, kaya targetin mo ito. Kahit wala kang tumulong, sige, ako mag-atabaho, di ba? Ganun yun. Yan ang the best. Pero gusto mo, matuto rin silang magbigay. Kasi, imagine nyo na lang kung yung, unari ako, hindi na ako nagtatrabaho, di ba? Ang dami kong magagawa lalo sa pag-aaral, ang dami natin, nag-ano ko yung mga kalaban natin sa doktrina. Maganda ngayon, may technology na rin. Pero imagine nyo kung mas nakakabuelo tayo, pwede nating influence din yung iba. Ang dami natin magagawa kung, yun nga, ganun na tayo ka-strong as a church na sinusuporta natin yung pastor. So, pastor, huwag ka na magtrabaho, ito na lang. Trabaho mo na lang, mag-salita ng Diyos, i-lead yung church. Ang dami natin magagawa. Again, wala pa tayo doon. Hindi ko pa nakikita ganun tayo. Pero yun ang ano natin, end goal. Amen? Kung di dumating yun, okay lang sa akin. I mean, hindi sana, pero hindi maganda yun. Pero, I mean, sabihin, I'm at peace with that. Yun yung sabi ni Paul dito. Kaysa naman, hindi ko i-preach yung gospel. Okay lang, magtrabaho ako, i-preach yung gospel, kahit nahihirapan ako. So, ganun tayo dapat, ganun si Paul, ganun din tayo dapat. At ganun ako, personally. Nabagit ko sa inyo ng testimony ko, yung iba sa inyo, wala pa eh. Inanda ko na yung sarili ko doon. Okay? So, kaya ito sabi dito, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is me, if I preach not the gospel. So, ginagamit na tayo ng anong salita ni Paul, no? Interpret ko na lang pa sa inyo. Ganun pa rin. Kung ano sinabi ko kanina, yun ang gusto niyang gawin sa buhay niya. So, kaya may support o wala, tuloy lang siya. Yun ang sinasabi doon. Kasi sinabi, woe is me if I preach not the gospel. Kaya, sige, kung ayaw nyo pa, hindi nyo pa kaya, okay lang. Nag-preach pa rin ako. Tuloy lang to. Sabi doon, for if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed to me. So, dito natin papasok yung ano, ha? Mabilis lang to. Siguro, magkakaroon tayo ng another na naman. Lista nyo na, ha? Seminar. Anti-dispensationalism naman. Okay. Ang dami niyan eh, no? So, i-introduce lang natin na mabilis lang din. Pag sinabing dispensation theology, okay, nauuso na naman to kaya sa mga Baptists. Observe nyo lang, ha? Pag sinabing dispensation nila, kesyo hinati nila yung time frame ng buong mundo, okay? So, may dispensation of ano daw, innocency, okay? Kay Noah, kay Adam and Eve, and then kay Noah, ano yun? Dispensation of, kalimutan ko tuloy, dispensation of, kung ano man yun. Basta iba raw yung kaligtasan dati, iba yung treatment ng dati ng Diyos sa mga tao, sa Adam and Eve, kay Noah, after kay Noah, kay Abraham, kay Moses, and then sa church, and then after the church, and then sa end times, iba-iba raw ang treatment ng Diyos. In a way, tama yun kasi medyo generic yun. Pero hindi rin, kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. So ano sinasabi mo nag-iba? At yung iba sa kanila, talagang nagmamagaling. Talagang sinabi nila ibang kaligtasan dati, ibang ngayon, iba later. Doon sila nayari na. Pero yung iba doon, talagang tinatayon pa rin yun. Okay? Dispensation ang tawag nila kasi iba yung binigay sa kanila. Pag sinabi yung dispensation, binigay lang yan. Ha? Binigay. So, yung iba yung binigay dati, then dito, iba na naman. Ngayon, iba daw. Later, iba na. So, may mga nagtuturo dyan. Later,
works na. Pag end times daw, works na, dapat maglingkod ka para maligtas ka. Yun nga, kasi nga, nalito na sila. So, kadami ng baptist, okay pa rin dyan, pero ibang baptist, hindi na rin. Okay? Nakuha nyo, dispensation. Yun ang mali. Okay? Kasi ang totoong dispensation is, ibig sabihin na, binigay. So, ano yung ibig sabihin ng dispensation ngayon dito kay Paul? Yung nabanggit ko kanina, di ba? May support, todo support, medyo support, walang support. Eh kaso binigay sa kanya na siya ay gagalit na itong ano natin. Hello, hello, Mike. Hello, yan. Binigay sa kanya, sabi doon, dispensation of the gospel is committed to me. Para, ano, tatay ka, di ba? Pag tatay ka, anong role mo sa buhay ng anak mo, mag-asawa mo, eh, ikaw yung magpo-provide. Hindi na walang question doon. Mabuto na tayo makakainin. Tanong mo kay tatay mo. Ganun yun eh. So, ano na yung role niya na yun? So, si nanay, meron yung sarili niya, hindi yung anak. Pero, pinaka yung tatay at nanay, di ba? So, sa buhay, sa tabaw, ganun din. Di ba? O, may project tayo ha. Taga, anong magagawin ko dyan? Ikaw yung taga-halo. Hindi ka pwede magreklamo. Halo na naman. Yun nga yung tabaho mo eh. Yun yung binigay sa'yo. Yun yung dispensation mo ngayon. Okay, kay Paul, anong binigay sa kanya? Kinumit, pag sinabing kumit, pinagkatiwala. So, ganun din niya, pag naghahalo ka ng simento, siguraduhin mong maayos. Tama yung halo, yung porsyento ng semento sa buhangin. Depende sa, ano, kung ganun din, kung may graba yan, dapat tama yan. Kasi, yung iba, ilalagay na lang dyan, tsaka yung nagbayad dyan, alam niya, pag ginawa itong parte ng bahay ko, yung bahay ko, matibay yan kasi pinagkatiwala sa yung bagay na yun, di ba? Pag hindi ka na pagkatiwalaan doon, imagine mo na lang yung bahay. Ano mangyayari doon? Sige, medyo matibay, hindi rin. Ang halo na simento, napaka-importante noon. Okay, kaya nga iba, may bilil, halo na eh. Anyway, ganun din ngayon sa yan, yung pag may mag-asawa na kayo, may role ka, dapat mapagkatiwalaan ka doon. Pinagkatiwala nung, kunwari, si Arnel, nag-asawa. Nag-asawa ka na ba? Hindi pa. Pero dapat pinag-pray nyo na yan, di ba? Lagi sinasabi sa inyo, okay. Pag nag-asawa ka ba, yung asawa ka ng babae, di ba? Pinagkatiwala niya yung sarili niya sa'yo. Lalo yung mga lalaki, sa actually, sa atin talaga nagtitiwala. Ngayon, sa sila, tayo, ganun din sa kanila. Pero medyo hindi rin, kasi nga tayo maglilid ng pamilya eh. So imagine mo kung may asawa ka na, tapos anong gagawin mo? Wala tayong makain, no? Kanya-kanya na tayo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi dapat, di ba? Pero nangyayari yun. Di ba? Kanya-kanya na tayo. So hindi tama yun. So pag pinagkatiwala sa'yo, gawin mo yung dapat mong gawin. Otherwise, problema. So, ganun si Paul. Alam niya yung anong yun. Alam niya yung prinsipyo na yun. Ngayon, kaya yung nabanggit ko kanina, may support, wala, medyo, o wala. Eh, pinagkatiwala sa kanya yun, anong gagawin niya yun? Gagawin at gagawin niya yun. Mahirap man, may support, wala, gagawin niya yun. Yun yung sabi dito. So, yung level of commitment na yun, sana maintindihan natin, maraming bagay na dapat mong gawin yan. Soul winning, di ako masaya ngayon, wala akong bago sapatos, di ako mag soul winning. Babaw naman natin. Amen? Medyo masakit yung ngipin ko, di mo na mag-church. Di mo na gagamitin yan. Kahit masakit ngipin mo, gumanyan ka lang. Again, nasa iyo yun. Pero di ako niniwalang dahilan yun para hindi lumiban sa church. So, balik ulit tayo dito. Ganun yun, ha? Intindihan nyo na? Walang support. Yun pa rin ang maganda. Pero, maganda dito. Ito, dito muna sa 17. Oh. Balik natin sa taas ulit. Kaya sabi dyan, mas maganda na mayroong may support. Sabi dito, for if I do this willingly, I have a reward. So, medyo ano to eh, medyo parehong sa langit, saka sa lupa. Imagine nyo kung maayos akong preacher, maayos akong pastor, tapos may nagbibigay, sarap, di ba? Nagkakatulungan. Yung pastor, dapag nagutom na yan, wala nang kwenta yung pinag-aasabi niyan. Di naman. Pero ganun, so imagine mo lang, di ba? Yung mga ganun din eh.
Oh. Puro problema sa buhay, tapos makakapag-preach ba siya ng ano? Mahal tayo ng Diyos! Anong nagugutom? May sakit ba si Pastor, di ba? Nagugutom, yung anak na... Sana intindihan niyo yun. Pero, again, kahit wala daw, maging committed tayo sa pinagagawa sa atin. Amen? Kasi nangyayari po talaga ito. Makikita mo sino mahina eh, sa church. Dumating yung pagsubok, eh, lahat tayo pupunta dyan. May experience niya. Kaya nga ngayon, hinahanda na kayo. Inaaral tayo. Puro aral tayo, di ba? Ah, basta wala naman yun. Dadating niya. Pag dumating niya, nakahanda ka na ba? Itong mga young people natin. Atawa-tawa lang kayo dyan. Pag love life pinag-usapan, ano mangyayari sa akin yan? Kaya nga pinag-ahanda ka na eh. Okay, ito pa yung sabi ko kanina. Tuloy natin ha. Ngayon, what is my reward then? Verily, when I preach the gospel. Ito kasi sabi niyang, kaya niya gusto kahit wala na siyang support, gusto niya pa rin. Kasi ang pinaka-reward niya talaga, sabi nito, ang pinaka-gusto niya mangyari. I mean, okay? I make the gospel of Christ without charge. Ito ha. Anong pinaka-gusto mo dito? Sabi mo, paglingkod ka na Diyos. Siyempre, ito, may support ka, todo support ka. Tapos, nagagawa mo pa yung kalooban ng Diyos, di ba? Nakapag-preach ka. Ito, medyo lang. Ito, wala talaga. Sino may gusto nito? Pero sinasabi ang sanay ni Paul dito, ito yung mas gusto niya. Ba't ganun? Eh, no, yung walang charge, yung walang obligation yung tao sa kanya. Ba't ganun? Kasi nga, yun ang masaya yun eh. Kung naglilingkod ka nandun, ang reward mo sa langit. Walang sumuporta sa'yo dito. Tapos, nagtapat ka, yun ang nag-usapan dito. Obviously, pagtapat ka, tapos yung mga to, ewan ko kung anong klaseng tao na hindi nag-support, kunwari, ang reward mo sa langit. Yun ang gusto niya. Okay? Sana. Kaso, ang problema, hindi kayo matututo. Hindi na kayo magpapalaay. Kaya dapat, matuto rin kayo. Ngayon, ito sabi niya, that I abuse not my power in the gospel. So, ito naman yun. Nakita ko dito, anong ako yung batang Kristiyano, di pinag-aaralan ko yung mga churches. Yung sa mga tanong ko is, eh, naku-naku pala itong Katolik, ba't tayo niwala pa dito? Yung sa mga tanong ko dati. Sabihin mo lang itong mga, yun, mga personal na natutunan ko. Yung si Mary, mali yan. Diyos Diyosan, mali yan. Ituro mo lang sa mga tao yan. Wala nang maniniwala eh. Dapat ha. Pero may naniniwala pa rin. So, paano yun? At sila mismo, I'm sure na iisip din nila, hindi naman ako ligtas, pero maglilingkod pa rin ako sa Diyos. So, malabo yun, di ba? So, at tinatanong ko ngayon, Lord, ano yung nag-aano sa kanila? Na Kristiyano-Kristiyano pa rin sila, kung di naman sila ligtas, at parang in a way, naramdaman nila na mali sila. Okay? At, isa sa mga nakita ko, yun ngayon, kapangyarihan ng salita ng Diyos, tsaka ng Diyos. Balikan natin yung, dito rin sa Corinthians, di ba? Tingnan nyo tong idea na to, ha? Ito, sa Philippians pala, sorry. Sabi dito, okay, some indeed preach Christ even of envy and strife and some also of goodwill. So, yung iba daw nag-preach, kung may limang pastor dyan, yung iba okay, yung iba medyo, yung iba hindi. Yung iba nag-preach lang dahil sa, sabi dyan, inggit. O nagpapagalingan, parang si Kuya Bob, di ba? So, ikaw lang mag-preach, ako din. May mga ganun daw, yun sabi ni Paul. Pero ba't nasa sinabi niya dito, okay na rin sa kanya yun. Kasi, at least nag-preach si Jesus. So, hindi siya ganun capacity, pero okay na rin. So, balik tayo sa ating text. Parang yun nakita ko dito, bakit kaya nagpapatuloy itong mga kasi nga, makapangyari yung salita ng Diyos. I believe, nakita nila yun, na-observe nila yun. Kasi nga, dati pinapatay ng mga Kristiyano, okay, na daanan natin sa ating seminar, di ba? Paano ba't lalong dumadami ito? Makapangyari yan kasi salita ng Diyos. Yung mga tao, kahit ipanganak yan, kakampi mo agad yan, alam nyo ba yun? May konsensya yan. Turuan mo lang tama yan. Kakampi mo agad dyan eh. Kasi sabi ngayon dito ni Paul,
mas gusto ko na na wala akong support pero nag-refresh pa rin ako kasi nga ang nakita niya sa iba at pwede niyang gawin sa sarili niya ay abusuhin naman yung kapangyarihan na yun. Kaya nga ako naniniwala ako kaya tinuturo ko yung giving sa inyo ngayon. Sobrang bihira ako yung turo yan. Pero dahil nandito na rin lang tayo, dinidigdig ko na. Amen? Para later maaalala niyo yung tinuro ko to. Kahit basta wala pa ako, estudyante pa lang ako. Pero at least andun yung desire nyo. Pag naging professional kayo, tinitingnan nyo yung sarili nyo, isusupport ko rin church. Dahil parang pangit naman ha, pinagpala ako ng Diyos. Tapos yung iba lang ang nagbibigay, yung iba lang, di ba? Hindi maganda. So, maalala nyo sana yan. At actually, magandang inspiration nyo rin yan. Oo. Oh. Si Paul, pag tinaral nyo ito, hindi naman siya mayaman eh. Doon may mga time din sinabi niya na talagang marami. Umaapaw yung blessing niya. Pero hindi rin niya ina-abuse. Nakita niyo ba yun? So, dito pala tayo. That I abuse not my power. Kasi itong mga lingkod ng Diyos, talagang inaano ng Diyos yan ng power. Kasi nga, para sa sarili niyang ano rin, plano. So, nabanggit ko sa kanina, kahit nga mga false teacher, may ano, may power ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang pangalan ng Panginoon. So, pero, ang pattern natin, si Paul, ang lingkod ng Diyos na totoo, huwag mong abusuhin. Amen? Andun yun ties na yan. Iba, inaabuso yung iba naman ay dinadagdagan pa nila, iba naman, di rin iniwala sa ties, pero may ibang tuturo, patindi pa, okay, iba naman, puro parinig. So sana naintindihan niyo yung balance dyan. Amen? So ikaw, kung naisipan mo magpastor din later, may ano yan? Meron tayong back ng scripture. Pero wag mong aabusuin. Wag na wag. Una, nakakaya sa Panginoon, sa tao, tsaka talagang nakakaya. Amen? Andyan na yan eh. Sigurado na yung blessing, wag mo lang aabusuin. Okay? Yan yung gusto ko sabihin. Matatouch ulit natin yan sa linggo. Anyway, sulay natin, for though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all that I may gain the more. So ito na. So again, ang context pa rin dito, yung ano, yung giving pa rin. Inasabi niya dyan, malaya naman ako eh. Pwede naman ako ding magtrabaho, pwede rin naman ako hindi na maging teacher. Inasabi niya, malaya naman ako eh. Diba? Meron ba ditong pinili at pumunta dito? Wala naman dapat eh. Wala talaga. Brad, tutula ka pa. Ikaw magkikita na dito ah. Diba? Pero may time din na nakakasal pag wala yung iba, diba? Pero hindi pwedeng pilitin at hindi naman dapat. Still, kasi sabi ni Paul, alam niya dapat niyang gawin niya pero may malaya, may kalayaan naman siya na hindi niya gawin yung anong ginagawa niya. Kaya sabi nito, pero ginawa niya ang kanyang sarili na servant, pag sinabi servant, naglilingkod. So, hindi mo kailangan paglingkod ng lahat, pero ginawa niya yun kasi ng makakabuti. Sabi niya, that I might gain the more. Ano yung sabihin nun? Mas maraming masasave, marami siya mapaglilingkodan. Ligtas na yan, at least mapapaglingkodan mo, ano yung madadagdag na lang pag ligtas ka na? Hindi ka na maliligtas na, ligtas ka na eh. Rewards. Hindi po, para, ano yung mabibigay ko sa inyo? Kung ligtas na kayo. Paglilingkod ka pa rin ba kayo? Yes, ano nga mo dadagdag ko sa inyo? Matuturuan kayo, may inspire kayo, matuturuan, at matututo, at siyempre maglilingkod din kayo sa Diyos. Yung sabi dito, na mag-gain niya, kung yung mga ligtas na yan, mag-gain ko pa kayo. Ibig sabihin, may rally ko kayo sa sarili ko rin. Cause kung ako talaga, dito yung paglilingkod ko kayo, dito pa lang, dadaling ko kayo dito. Okay, ngayon, obviously, mga hindi paligtas, so natin maligtas sila. Kasi sabi ni Paul, lahat na gagawin ko para dito. Para mag-mature yung mga believer, yung mga hindi pa, maligtas, gagawin ko lahat. Kasi sabi niya, kaya yung mga Hudyo daw, I became as a Jew. Jew naman talaga siya, pero ibig sabihin, sinasakyan niya yung ibang bagay na okay lang sakyan. Actually, ginawa niya nga yun, kaso mali nga siya doon. Pero yun nga kasi, ang puso niya kasi, ganun. Gusto yung maligtas yung mga panatiko kasi yung mga Hudyo, di ba? Pag-aralan natin yan eh. Kaya ginawa niya, nakikipag-compromise siya. Masama ba yun? Masama ba mag-compromise? Depende. Yung ginawa niya nga, naalala sa Acts, nagulpi siya doon, hindi niya makailangan gawin, nakipag-ano pa siya, kaalay pa siya sa temple. Hindi na kailangan gawin yun eh. Eh, ginawa niya, yun.
Pero kasi yung puso niya maganda. Ito rin yung sinabi ko lagi sa inyo nung pagkaroon, baka may nakakunan, may kilala kayo, nakilala, may kilala kayo, nakilala ko na kunwari, hindi naman baptist, tinutulungan ko or something. Ang tataka ka niyan. Gusto, bakit naman may nakakaibigan yun? Hindi naman baptist yun. Diba? Iba, ganyan, critical eh. So kasi, inaabot natin siya. Magkaiba yun. Iba yung inaabot mo siya, iba yung pag-compromise ka sa kanya. Nainan yung pagkakaiba. So again, yun ang binabalance mo. Diba, may kilala akong Calvinist. Tapos kaibigan ko, isabi mo, galit tayo sa Calvinist. Calvinism tayo galit. Tsaka yung mga nagtuturo. Eh, nagtuturo yun eh. Siya yung inaabot natin. Siya yung tinuturo. Hindi tayo nagsasubmit sa kanya. Hindi tayo makipagtulungan sa kanya na ituro niya yung Calvinism. Hindi na yun. Pero, siya yung kung meron siyang alam mo na, pansyahan yan eh. Parang ganun. Kaibigan mong Catholic, kung ano man yan, Muslim. Hindi ibig sabihin mo magkaaway kayo. Umpisa pa lang, away. Muslim, black. Diba? Kaya ako ngayon, hindi na ako nagbablock halos. Yung mga loko-loko lang binablock ko sa Facebook. Dati, maingat ako dyan. Ngayon, hindi na. Basta, sige. Add, add. Kasi makikita naman niya yung newsfeed ko, at least. Influence natin siya, diba? So, kaya ganun. Sa mga under the law, mga Hudyo pa rin yun, tsaka yung mga sunod-sunod sa law. Again, maganda yung law. Kaso yung iba, mali yung pagsunod. Pero sabi niya, ay, okay yan, okay yan. Nakikibagay siya. Para mag-gain niya yung mga under the law. Them that are without law. So, sino yung mga without law? Ibig sabihin nito yung mga taong hindi niya alam. Alam, kunwari, yan, yung mga kaibigan kayo, kunwari, natutunan mo, babae pala, dapat palda. Alam mo na yun, okay, alam mo na yun. Eh, kaibigan mo, alam mo na, mahilig mag miniskirt, ganyan. Anong gagawin mo ngayon? Kung matalino ka, di ba, gusto mo siya madala sa Panginoon, una, sharean mo na agad. Ngayon, talagang minsan, di ba, pinagpapaliban, di ba? Sakyan mo yun to some degree. Okay? Ibig sabihin, tanggap mo siya pero hindi mo i-absorb yung sarili mo. Ibig sabihin kasi without law, hindi naman niya alam yung batas eh. May batas ba yan? Basta meron. Eh, kaso, hindi naman ako baptist eh. Hindi naman ako kristyano eh. So, in a way, wala siyang batas. So, sasakyan mo ngayon yun. Hindi ka makikisama sa kanya. Ibig sabihin lang, pag nakita mo siya, isipin mo na kung paano siya mo tulungan. Itindihan niyo ba yun? Alam niyo, pag nalagay na sa church, makikita niyo naman sa amin yan. Ma-adapt niyo rin yan. Okay? So, maganda dito, meron siyang parenthesis, nililinaw niya lang. Hindi niya, being not without law to God, but under the law to Christ. Ibig sabihin lang nun, yun yan, hindi siya makikisama sa, oh, wala rin akong batas kasi gusto kong mag-gain to eh. Ano rin, kasama ko ngayon, si Rain, panayosi si Rain. Oh, kaya gusto kong mag-gain to, kaya yosi din ako. Hindi ganun. Nililinaw lang niya dito kasi nga, baka ma-misinterpret natin. Obviously, alam niya na, mali yun. Okay. Sabihin lang, magko-compromise ako ng mga bagay na hindi naman, ano, non-negotiable. Okay. Yung mga oras, pera, pwede mong compromise yan. Amen? Time. Okay, that I may gain them without the law. To the weak, became as I weak. Okay? Kunwari, may mga, ano ba yung mga weak na tao? Sino yung mga weak na tao? Katulad yung mga bata. Diba, sinatsaga yung mga bata? Doon nakakatawa naman yung bata eh. Cute-cute, diba? Alam niyo yung mga bata, minsan kami mga adult, nakakita ba kayo dyan ng adult na nakikipaglaro sa mga bata? Meron din, pero usually, mamayaan kayo dyan, o dyan lang kayo, kami dito ha, wala tayong ano. Kaya yung mga churches, ganyan yan. Kasi di makapagtsaga, kasi nga, hindi ka nila ma-reach. Masyado ang intelektual, huwag mong kusapin. Ingay nyo, ayoko sa presensya nyo, di ba? So, yung ganun, pang isabihin, naintindihan ko na mga kulit yung mga bata, inaabot ko sila at sinatsaga ko sa kanila. Mahina sila sa ngayon, parang mahina rin ako. Kunwari, excited ako sa mga bagay na excited sila kahit hindi. Diba? Ito, mga ito, pag nag-uusap to sa sakin, puro, syempre, mga bata, puro kalokohan, diba? Ngayon, mga ano, puro love life naman. Kahit naaasal na ako dyan, kasi sakin na rin natin. Kasi doon sila sa station, diba? Naintindihan nyo ba siya sabi ko? So, yan. Kasi I have made all things to all men that I might
by all means, save some. So, yun nga, para matulungan ko sila. Amen? Kung kailangan ng kaligtasan, maligtas din sila. Kung hindi pa sila mature, mag-mature din sila. And this I do for the gospel's sake that I might be partaker thereof with you. So, yun nga, yun ang utak niya, yun ang puso ni Paul. At sana ganun din tayo. Lahat ng ginagawa natin may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. At pinaka niyan yung maligtas yung ibang tao. Laging ganun. Hindi yan mawawala. No, paki ano, silent. Know ye not that they which run a race run all, but one received the prize, so run that ye may obtain. Okay, sino dito ang competitive? Wala. Siyempre, ang galing basketball eh. Yeah, competitive yan minsan, di ba? Pero maganda, illustrate mo natin, takbo, di ba? Unahan. So, pag unahan, anong gusto mo? Mauna o mahuli? Mauna, siyempre, unahan nga eh. At meron yung price, di ba? Ang pinaka, siyempre, pinaka mabilis. Kaya ngayon, paano ka mauna eh? Lahat yan, nag-uunahan, lahat yan, nag-practice, nag-training. So, iniisip mo ngayon, paghahandaan mo na manalo ka, mas mabilis ka. Kung alam mong record nila ganyan, mas bibilisan mo pa, tinatiming mo yung sarili mo. Ay, mabigat pa ako, ay, mabagal pa ako. Lahat yan, gagawin mo para lang manalo. Pero, ganun daw dapat tayo. I mean, again, hindi sa track and field, pero sa spiritual. Kasi nga, yung sabi diyang, run a race, run all. Ibig sabihin, eh, tatakbo ka na rin lang, ba't di mo pag gustong manalo? Diba? Kung alam mong wala kang panalo, tatakbo ka pa ba? Nagsasayang ka lang, kahit sa election, ganun yan eh. Pag nakita, wala akong pag-asa. Hindi na natakbo, maghihirap, gastos ka pa ba? So, ganun din sa takbuhan. Ngayon, spiritual. Ang maganda naman spiritual, hindi ka naman nakikipagkompetensya sa tao. Okay? Yan ang malaking pagkakaiba. Okay? So ngayon, sa spiritual, huwag tumatakbo ka, ito spiritual na tayo, ha? Ano dahil natin gawin? Siguraduhin natin na mananalo tayo. Ibig sabihin, mag-gain tayo, ano ba sinabi ng Diyos, dapat mo makakomplace yun sa pagbabasa na ng Bible. Natapos na naman ako, itingnan ko dun, parang ilang buwan lang yun. Ha? Excited ako, yung may mamalkahan ko na yung bukas. So, pag tumakbo ka, siguraduhin mo panalo ka. Kasi pag tumakbo ka rin, pagod ka rin. Hindi ka naman pala panalo. Pagod ka rin, gumastos ka rin, ano man yan. Talong-talo ka. Talong, wala ka ng price, napagod ka lang, hindi ka nanalo. Okay, so again, spiritually, pag in-apply natin yon, gawin mo na yung best mo. Amen? Alamin mo kung paano ka mag-gain. Planuhin mo. Eh, tutulungan naman kayo eh. Okay, tapusin natin to. That every man and every man that striveth for mastery is temperate in all things. So, ano lang to? Another illustration niya lang. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. So, yun ang nasabi natin kanina, bakit sila nag-strive? Para manalo at may prize. Hindi lang po yung medal yun. Kung alam niyo yung sports, di ba? May kasama rin yang alam niyo ba yung karangalan, pero laki dyan talaga, pera. Kung kailan niya, kilala niyo si... Diba? Gustong-gusto yung... Kasi, mayroon yung gobyerno, may mga businessman pa. Pero huwag mong kanyang-ganyang na lang, yung mga... yung mga biroan sa Facebook, diba? Naglalawa yung iba, ilang milyon na yun. Dapat pala, nag-ganyan na lang ako eh. Nag-aral-aral pa ako ng college, eh. Ganyan lang pala eh. So, minsan naglalaway tayo sa prize ng ano man yan, gold, Olympics. Ang sabi sa Bible, eh, nasisira yung pera, naisira, bahay, maisira. Ilang bahay ni, ano, Diaz? Ano man yan, basta parang tatlo, yun ang naalala ko eh. Naisira rin yun eh. Poche, masisira. Kaya lalo tayo dapat, tayo magpupusige kasi yung ating prize, naisira ba yung price ng mga Kristiyano, mga soul winner, for example? Nakalugay sa langit yan eh.
Itong mga to, mga lugi-lugi itong mga to, sinadiyan, ewan, ligtas yun. Ewan, gad-gad din yun, eh, right? Lahat naman tayo, ganun eh. Ang pangit nung dito ka, naghirap, tapos, wala na, tapos na, okay? Ilang taon na ako, mamatay na ako. Tapos, wala na, yung bahay, iwanan ko kanino. Kaya dyan nagkakatalo-talo, kahit yung mga mayaman, sa kanino kaya iwanan itong bahay na to? Wala, yan ang in-invest mo, sa lupa ka lang eh. Ikaw nag-invest ka sa langit, hindi ka, anytime mamatay ka, okay lang. Matapang ka. Inintay niyo ba yun? Sila ang ginagawa nila kahit sipag niya, no? Ano nang nakikita, minsan panong kami niyo, sipag niya, di ba? At hahatawin pa yun, ha? Bakit na ginagawa yung pena lang dahilan nun? Mawawala. Kaya ngayon dapat tayo, mga Kristiyano ngayon, mga Baptist, church na, hindi pa magising. Uy, church na! Memory verse na! Tamad na tamad. Kulang na lang. Pwede lang kayo hatakin sa church, di ba? Lalaki nyo na. Salamat nga, dito si Kenneth eh. Iniyakan kita ba, alam ba yun? Oh. Kasi ramdam ko yung ano mo eh. Ay, saan ako natuloy ako. Ganun niya, yan. Mga kaluluwa, iniiyakan yan. Amen? Huwag niya, eh, sir, bahala na siya doon. May pinagdadaanan yun, hindi natin alam. So, yun yung mga inactive na ngayon, naiisip ko pa rin yan eh. Hindi ko alam, baka inaaway niyo ata, inaaway niyo ba? Hindi ko sinisisi, pero yan kasi ang ating goal. Amen? Ma-please ang Diyos at may reward tayo sa langit. Hindi yun nawawala kahit dahil masipag tayo lagi. Hindi tayo nasisiraan ng loob. At lalong hindi tayo maingit sa G12 na yan. Okay? Sino man yan. So, ganun kasi tinitingnan kasi inaaral ko nga. Parang minsan naano rin ako eh. Ay, yayabang. Step up tayo dapat. Step up. Kaya mayroong ano yan eh, nagtuturo sa kanilang kaloka anyway. Yan sa Sunday yan, okay? So basta ganun lang mga kapatid, amen? Pag ikaw nahihirapan na, soul winning na naman, ang hirap, tapos nag-atabaw, nag-aaral, lilingkod na naman tayo sa Diyos. Pag naisira ka ng loob, isipin mo lang, yung totoo, may price ka sa Diyos, amen? Amen. Hindi masisira yun, maganda yun. Hindi tayo komunista sa langit, magaling ang Diyos. Huwag kang maisira dahil to, tamad siya, okay lang naman pala, ako din. Hindi ganun. Andaan yun, Diyos ay just. Hindi, lahat ng paglilingkod nyo, di ba? 1 Corinthians 15:58, ano yan? Therefore, my beloved brethren, be strong in the Lord. Be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, that your labor is not in vain. Hindi yan sayang. Hindi sayang yan. Eh, nakikita ko si God, parang paano-ano lang eh. Huwag tumingin kasi doon. Sino ba tinitingnan mo? Pinakapanghina nga talaga yung pag tinitingnan. Huwag ka tumingin doon. Ito yung sinasabi dito, so therefore I run, not as uncertainly so fight I, not as one that beateth the air. Ano yung sabihin nun? Alam natin yan eh. Pag sinabi suntok sa buwan, wala ka naman sinuntok, wala ka na-accomplish. Pag ikaw yung tumatakbo daw, kalaban mo, hangin, ano yung sabihin nun? Hindi ko alam eh, pero kami dati sa ano, talaga sinusuntok namin yung hangin eh. Exercise lang kasi yun. Pero habang gumaganyan ka na, ano ka, na-improve ka rin, okay? Pero obviously, ginagamitan tayo ng talinaga dito. Pagsuntukan, huwag hangin, di ba? Sa Facebook, labas ng labas yung mga, ano eh, yung gusuntukan, di ba? Ito, yung ultimate fighting. Naawa ka minsan dun eh. Pwede ka bang ano? Uy, ang dami kong suntok eh. Ba't di nabilang yun? Eh, hangin suntok mo eh. Dapat sa pool. Amen? Yung gagawin yun ha. Pag-boxing lang, ganun. So, ibig sabihin yan sa atin, dapat pag nag-effort ka, katulad niya, soul winning. Natatawa ako dito sa iba, bagit ko na sa dahil sa inyo yun. Yung mga street preaching, bagit ko na yun, di ba? Sabi ko,
Baba, nila naligtas. Kasi yung iba, dami. Amen, amen, amen. Street preaching, wala nakikinig. Kaya tinanong ko, nila naligtas. Di mo alam, Brad, di mo alam. Baka nataniman yan dyan. Okay. So, nag-soul winning ka na lang. Sigurado pa isa, dalawa. So, ganun sila. Para sila sumusuntok sa hangin. Kaya hindi natin ginagawa yun. Pwede natin gawin yung ginagawa ng iba yun. Pero, iisipin ko lang pambira, sayang oras. Amen? Ganun yung sabi dito. Pag nagplano ka, pag nag-preach ka, sa pool dapat. Hindi yung ibang preaching ngayon, nasanay rin ako, may mga napakinig yung preaching na ganun. Isang oras magkasalita yung 30 minutes, ganyan. Isa lang pala yung point niya. At least my point. Kaso, ikot pa eh. Dami natin kailangan aralin eh. Kaya nga tayo na, titingnan ko yung ating ano, dami na nating naaral ah. Ng seminar. Improve pa natin yung kaya, please lang, huwag kayong mawawala ah. Amen? Para naiipon talaga, hindi yung natuto si Rain, nas umalis. Natuto si Esha, umalis. Nasa na yung mga ano, tinuruan natin. Diba? Ayun, nasa YouTube. Hindi, tao tinuturuan natin yung record lang yun. Sana hindi tayo ganun. Amen? So, ano daw yung ginagawa niya para manisigurado niya na hindi siya parang suntok sa hangin? Talagang sa pool. Paano, pag spiritual ang laban, paano masapul yung kalaban mo? Sino ba kalaban natin? Spiritual. Pwedeng demonyo, pwedeng Satan, pwedeng yung mga bagay na, alam mo na, kasalanan. Ganyan. Kaya sabi niya dito, but I keep under my body. Okay, dito tayo nayari na naman sa NIV, di ba? Sabi sa NIV, tsaka sa ESV, parang I blow punches to my body daw. Ginugulpi daw nila yung sarili nila. Sinasabi nila. Kasi ang Catholic po, may silang doktrina na gano'n, sinasaktan nila yung sarili nila. Penitensya, di ba? Gano'n? Pag sinasaktan mo yung sarili mo, parang nagiging maka-Diyos ka daw kasi pinaparasahan mo yung sarili mo. Hindi sa Diyos yun. Okay, walang gano'n sa Bible. Sinabi dito, keep under my body. Ibig sabihin, ano mo lang, ibig sabihin, underin mo lang. Ibig sabihin, kung lang, gusto nung total, nasa pera tayo kanina, di ba? So, kailangan mo mag-tides, complete, ano mo na yun, sumweldo ka kunwari ng 1,000. Magkano sa tides nun? 100. E, nag-gastos mo na yung iba. Kasi nagutom ka ngayon, namimiss mo yung, ano, Jollibee. Kaso, sobra na sa budget mo yun. Anong gagawin mo yung tama? You keep under your body. Okay na muna yung ano. Ano bang ano ngayon? Ha? Tubig. Pag naman tubig. Marami dyan eh, di ba? Na mura lang. Anong... Huwag mo na muna ng Jollibee, di ba? Okay, pag nag-Jollibee kami, madalas ay hindi, hindi na kami na good juice. Yung nagpapamahal dun eh. Keep under your body. Ibig sabihin, huwag ka nang masiba. Okay? Ganun sa ibang bagay, ganun din naman niya. Kunwari, galit ka na, gusto mo na suntokin. Keep under your body. Kontrolin mo yung katawan mo, emotion mo. Amen? Gusto ko na mag-asawa. Mapapaya. Hindi ka mapapabuti. Diba? Keep under your body. Ano pa? Gusto ko magdaldal. Gusto ko masaya lagi kahit preaching. Keep under your body. Amen? Ano pa? Dami niyan eh. Gusto ko matulog na lang 1 linggo. Keep under your body. Hindi mo siya keep under your body, hindi ka gagalaw ah. Ibig sabihin nun, huwag mo siyang sundin. Ikaw yung boss, yung spirit ng Diyos ang boss. Yung katawan mo, pasunodin mo lang. Gusto mo magtamad yung katawan mo, bahala siya. Kailangan niya magtrabaho kasi siya yung under. Yung sabi dito. And bring it to subjection. Pag sinabi subjection, siya, oh, ikaw sumunod ah. Katawan lang kita eh. Ako yung kaluluwa eh. At kinukontrol ako ng spirito ng Diyos. Ikaw sumunod. Amen? Ay, gusto kong pantalon. Kahit babae ako. Keep under your body. Amen? Ay, gusto kong magyabang. Di naman kailangan. Keep under your body. Gusto kong puro kalokohan. Keep under your body. Bata naman ako eh. Ganun pa rin. Spiritual. Walang bata-bata. May meron din. Pero... kaya niyo yan. Amen? Lest by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. So, ang example niya, sarili niya. Kasi kahit apostol na siya, pag siya pala daw ay hindi niya, keep under your body,
ano mangyayari? Katitisuran siya. Right, so na, si Paul, babaero pala. Kunwari, ganun. Ang tindi mo mag-preach, ikaw pala yung ano eh, di ba? Ang ganda ng preaching mo, sige, kaso ikaw yung castaway, ibig sabihin, ikaw yung guilty or yung hindi ka dapat, umalis ka dyan. Pagkatapos mong preach na maayos, maganda. So, ang pangit, di ba? So, yun, control lang body, ano sa rin dispensation doon? Wala lang yun, binigay lang sa kanya yun. Ibig sabihin lang, nagkatiwala sa kanya, maging matapat ka doon. At nakita naman natin yung mga example ni Paul. Hindi, si Paul lang yan. Pwede mong i-apply sarili mo yan. Dapat mong apply sarili mo yan. Amen? Patagal ata tayo, no? Sige, wala kasi akong meeting eh. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat po sa 1 Corinthians 9. Napakaganda po, Lord, about giving. But it's also about serving, Panginoon. Yung level ng service na pwede naming i-attain. At paghangaran, Panginoon, kahit walang support, Panginoon, yun ang binigay niyo sa amin, yun ang meet niyo sa amin, gagawin namin to, Lord. I pray ang bawat isa amin mag-mature to that level, Panginoon, dahil yun ang masaya talaga. Mapaglilingkod namin kayo. Sigurado naman ang rewards. Kayo po ang bahala dyan. Kayo po yung nakakaalam. Hanggang na kami nagtapat talaga ng totoo sa inyo. At I pray na tunay mga prinsipyo na ito, apply namin yung last part na keep under our body, makita rin namin yun dahil ito yung mag-disqualify sa amin minsan. Andyan na po yung blessing, nakahandaan na, pwede niya ibigay, but minsan, i-disqualify namin sarili namin dahil lang sa isa, dalawang kasalanan na hindi namin napagtagumpayan. So I pray, you lead us, Panginoon. Sorry, Panginoon, yung mga pagkukulang, Panginoon, alam niyo naman po yan. But nawa, malaman na ang dapat gawin at gawin nito, Lord. Yung kalooban, mag-stay dito, Lord. So, kahit mga lulati, in Jesus' name we pray.